Kumusta mga katropa? Oh, mayroon naman tayong gagawin ngayon. Mayroon kasi na lang, marami na kasi na kumain dyan. Nakita ko sa fridge ko, sa YouTube. May mga kumain dyan na hindi ko na gawaan ng video. Busy ako ng mga nakarang araw. Kahit ngayon, busy man ako. Pero, sabi nila, paano daw yung pag-timing ng piping machine. Ganito, piping. Ngayon, hindi man to siya sira. Kasi ginagamit ko naman to, yung makina na to. Ayan, medyo marumi pa. Kasi ginagamit. Ngayon, binaklas ko na lang yung mga lahat ng mga nakaharang dito para makita nyo ng maayos yung timing. Inalis ko itong mga nakaharang. Ito makina to, ginagamit ko naman to. Ngayon, idimo ko na lang kung paano pag-timing. Pero maintindihan nyo naman yan. Oh, sa mga nag-comment dyan, paano mag-timing ng piping, si Rodel Lumapay, matagal na itong nag-message sa akin. Ngayon, gagawaan ko na ito ng bay ng video, pero parang demo lang siya, semi-demo lang. Kasi hindi man siya sira kasi ito. Ginagamit ko kasi ito makina. Wala man akong service. Di, ito na lang yung parang i-demo ko na lang sa inyo. Ang pag-timing nito makina, ito kung halimbawa, mga background lang itong sa mga makina. Hindi lahat ito timing na tama. Kasi iba-ibang tila yung tatahin natin. Mayroon nun sa isang tila, maganda yung tahi, walang paktaw. Pag iba naman tila gagamitin mo at tatahin mo, minsan paktaw, minsan patid, minsan paktaw. Ibig sabihin yan, depende sa klase ng tila ang tatahin. Hindi naman yan sigurado na pag na-timing mo ng tama, lahat na hindi sa masisira o mapaktaw, hindi man ganun mangyayari. Lalo na tahin mo mga spandex. Ito lang ito, spandex. Madalas ito magpaktaw, magloko ng makina sa mga spandex. Pero pag cotton, medyo hindi gaano yan. Kahit hindi mo gaano mga timing ng maayos, parang hindi sa gaano magpaktaw. Pero pag itong mga spandex, yan madalas. Malakas makapaktaw ng mga spandex. Ngayon, turuan na lang kayo sa tamang timing. Itong, yung tinatawag natin na standard. Standard timing dito sa piping machine na to, sa makina na to. Parang demo ko na lang. Ganito yan. Kung mag-timing kayo nito, ano ba? Nasira yung makina mo, nagpaktaw. Siguro doon mo ito needle bar, ganyan. Kung kumari, huwag mo na lang itong galawin. Ito needle bar. Saka straight siya. Hindi siya paling. Hindi siya papaling ganun. Basta straight lang. Itong needle ito. Straight. Yan yung una nating tandaan. Straight lang ito. Huwag mo ito paling-palingin. Kailangan straight lang. Ganyan. Tapos, ito loper. Ito yung loper holder. Nandito yung luagan mo ng tornilyo para may adjust to. Ito, yung adjust. Loper, ito holder. Nandito yung tornilyo para luagan mo, para may adjust mo. Pag nag-timing, kung wala sa timing yung makina mo. Diba? Kung wala sa timing yan, yan ang gagawin mo. Tapos, ito pa. Paalala ko sa lahat, mayroon tong needle guard. Yung tinatawag na needle guard sa English pa, needle guard. Sa Tagalog, guardia. Guardia. Para nitong mga presidente at mayor, may mga guardia. Kasi itong needle guard, tandaan natin, ito ang pinaka-importante dito sa makina. Kasi kung wala itong needle guard, malamang paktaw siya. Kailangan may needle guard. Ito lang talaga pinaka-importante itong needle guard. Ang needle guard nito, nakita mo, ito. Itong bakal na parang ito. Itong bakal na nakabuloktot. Dito nakatornilyo yan. Pwede mo yung paling-palingin. Pag lawagan mo to, pwede mong anuhin. Papunta doon, papunta rito. So, ito naman yung papa-abante, patras. Ito, pag nalawagan mo itong alin dito. Ayan. Kailangan yung mga makina nyo dyan, mga piping. Sa lahat ng mga may mga piping dyan,
kailangan mayroon kayong needle guard. Kailangan gumagana to ng gusto. Kumbaga sa tao to, kailangan magtrabaho siya ng gusto. Kailangan mag-guard talaga siya. Kasi kung mayroon kayo needle guard dyan, hindi naman siya nagamit, hindi naman siya gumagana, hindi naman siya na-sit up ng tama, useless pa rin to nandito, magkaroon pa rin problema yung makina nyo. Paliwanag ko kung bakit siya importante. O, ganito yan. Yung mga walang needle guard na makina dyan, mga piping walang needle guard, ganito. Pag-isip-isip na kayo, kaya lagyan nyo na ng needle guard dyan para iwas problema. Yung iba ng piping, may needle guard din dito sa harap. Yun sa akin, wala na, tinanggal ko na kasi pag nag-aayos ako, sa gabal lang dito yan. Hindi na gano'ng importante itong may needle guard sa harap. Ang pinaka-importante, ito nasa likod. O, nakita nyo, wala itong needle guard sa harap, tinanggal ko. Ngayon, paliwanag ko sa inyo kung ito talaga pinaka-importante sa lahat to. Ito, little loafer. Ngayon, paliwanag ko sa inyo na kailangan to gumagana ng maayos. Kasi ganito, pag-timing mo yan ganyan. O, ganyan. Ito yung tinawag natin na standard na timing. Tingnan nyo mabuti. Diba? Pagbaba ng karayong, binaka ito, parang sa high speed lang, na yung mga vlog ko sa pag-timing high speed, ganito lang yun. Top bottom, pinakababa. O, ikotin ko yung handwheel, bucket na yan, papunta, palapit na rin doon yung looper. Kailangan pinaka top bottom, ganyan. Huwag nyo lang itong galawin ng ano, needle bar, kung ano yan, dyan lang muna yan. Top bottom to, explain ko lang mabuti, kahit na matagal tayo dito, ulit-ulit ko pagsabi, para maintindihan nyo talaga, para hindi nyo talaga, ano, makuha nyo talaga ang mga tamang timing. Ito yung tinatawag na standard timing. Pag top bottom, pag sunod ikot dyan, paakyat na. Yung looper, ang layo ng looper dito sa karayom, ganyan. Oh, tinuro ko lang sa inyo na ganyan yung layo, kasi baka sa mga beginners dyan, na hindi pa marunong, talagang hindi pa marunong, para hindi kayo mahirapan mo timing, ganyan. Diba? Ganyan yung distansya. Yan, pinaka-top bottom na yan, no? Sunod ikot dyan, paakyat na yan, no? Diba? O. Ganyan. Maglagay-ilagay nyo nito, looper, ganyan. O, kung halimbawa, wala kaya, wala, mayroon kaya ayusin dyan, wala timing, hindi maabot ganyan yan, diba? Kung magbago, tingnan nyo muna yung pa-timing. Ganyan. Ikotin yung makina, palapit dito yung timing. Lagyan ko na sinulid para makita nyo mabuti. Tingnan nyo. O. Yung dulo ng looper, gahibla lang. O, ano mo? Gahibla lang, o. Gahibla lang dito sa malapit sa babang butas ng karayom. Dito, sa sinulid, o. Kita niyan? O. Kunting sampa lang. O. O. Kunting sampa. O. Tapos, dito sa kabila naman, o. Tingnan nyo. Ganun din. Kunting sampa siya. O. Hindi sa itong dulo ng looper, hindi sa mataas, hindi rin mababa. Kasi kung bumaba itong dulo nito, dito na dadaan, apaktaw na talaga yan, hindi na makatay. O, tingnan nyo na ito. Ito yung standard timing. O, ganyan yung galaw ng timing. Yan, kita mo? O, kaya pag-ikot ganyan, tapos babalik dito yan, yan, kukuha naman sinulid, babalik naman yan. Tingnan nyo mabuti yung timing. Yan ang gayahin yung timing. Yan. Kung mayroong makina dyan ng paktaw, tapos pagtingin nyo, hindi ganyan yung posisyon ng looper at saka itong sa karayom. Ito, masyado mataas dito, dadaan, o masyado mababa dito. Baguhin nyo ito, luwagan mo lang yan. Pwede mo sa, pag nalawagan nyo ito, pwede mo sa abante, atras. O pag nakita nyo na tama na yung timing ganyan, pwede mo na sa higpitan. Yan yung timing. Ito yung tamang timing. Ito. Standard na timing lang to. Mutahin na ito ng mga spandex na tahi. Kaya dito kasi spandex yung tahi ko. Ginagamit ko ito ngayon sa mga spandex to, yung makina na to. O, yan o. O, kopyahin nyo lang to, ha. Sa yung pag-timing nyo dyan. Kung may naiba yung timing ng makina nyo, nagpaktaw, kopyahin mo na lang yan. Ganyan, ang galaw. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo, needle guard na mas mahalaga, mas importante itong bakal na to.
Tingnan nyo maigi. Oh. Pinaka-bottom. Tingnan nyo maigi. Ito pinaka-bottom. Oh. Ito karayom. Hindi pa gano'ng sumasaya dito sa bakal. Ito, needle guard. Habang pakyat ng pakyat. Habang pakyat, dandahan tong needle, itong karayom. Ito namang needle guard. Paurong papunta dito sa harap. Kumbaga, sa sandal na sa dito sa karayom. Pag dito pa yung karayom, hindi pa siya sa sandal. O, di ba? Hindi pa. Pag paakyat na siya ganun, o, di ba? Sandal na siya. Sandal na siya sa karayom itong needle guard. Kamo, hindi nagagalaw yung karayom. Kasi pag dito, ganina, dito, ganyan, gagalaw pa yan. Pag paakyat na yung karayom, yung looper, palapit na dyan sa, malapit sa butas dyan, sa karayom, palapit na siya. Ito, ano na, sandal na, o, hindi na gagalaw. Sa sandal na siya. Hanggang papunta ng karayom dito, itong looper, itong needle guard, hindi pa siya gagalaw. Ulitin natin. Ganyan, o. O. Sandal na. Pag sandal ganyan, o, tinaiming mo naman dito, yung timing ganyan na malapit sa karayom. Ito, dapat, hindi ito lumayo sa karayom. Pag timing ganyan. O. Diba, dikit. Dikit talaga siya sa karayom. Pag timing mo, itong looper, dikit sa karayom. O, yan. Dito ka lang mag-adjust. Patras, pabante, dito lang. Luwagan mo lang to. Tapos kung halimbawa, nakita nyo dyan sa makina nyo, sa mga piping, nandito na yung karayom, nandyan yung looper. Itong needle guard, hindi pa nakasandal dito. Lawa, ganyan na. Nandyan na yung dulo ng looper. Dyan sa malapit sa karayom, dyan. Nakatutok na dyan. Tapos tiningnan nyo to, idiin mo ganun. Hindi nakasandal yung needle guard dito sa karayom. Halimbawa, malayo doon yan. Luwagan mo to. Doktor nila ito, luwagan mo yan. Ayan, luwagan mo yan. Pwede mo sa, kung halimbawa, hindi siya nakasandal, malayo. Kung niluwagan mo yan, pwede mo siyang sikwatin papunta dito. Papunta dito, sikwatin mo papunta dyan. Pasandalin mo siya. Kailangan pagsandal dyan, hindi naman siya lumayo sa looper. Baka masubrahan nyo pag sikwat itong karayom, madiin na ng needle guard papunta dito, papaktaw na rin yan kasi malayo na yung karayom sa looper. Kasi pag ganito gagawin mo, pag ganyan, pag papunta na yung looper dito sa karayom, malapit ganyan, ganyan, kailangan sandal na to. Luwagan mo to, gamit kailang alin o screw, alin yung range kasi to. Luwagan mo yan, kailangan pasandalin mo ganyan. O, kailangan pag ganun mo, hindi nagagalaw yung karayom. At saka, dikit dito yung looper. Dikit lang. Kaya hindi matamaan to, para hindi mapudpud yung dulo ng looper, dikit lang siya. Ngayon, kung pagsandal lang yan, ngayon, yung isang karayom, magalaw pa rin. Ito sa sandal na, yung isang karayom, galaw pa rin. Ibig sabihin, tabingi ito. Ito needle guard mo, tabingi. Ang pag-adjust naman niya yan, para mapantay silang nakasandal na, ito yung screw ito, may isang screw dito, ito. Ito yung screw, ito yung holder ng looper dyan, ito. Pwede mo sa, pag nalawagan mo to, pwede mo to sa abante, atras, abante, para mapantay siya. Halimbawa lang naman na, yung isa sandal na, yung isa hindi pa, pwede mo to luwagan, i-adjust mo to, parehain mo, kumbaga pantayin mo, yung karayong ganyan, pantatayin mo. Pag tabingin ganyan, pwede mo pantayin. Ito. Ito yung luwagan niya. Kailangan makasandal yan dyan. Kasi pag hindi yan makasandal dyan, explain ko lang sa inyo kung anong mangyayari yung makina nyo. Magpatid yan ng sinulid sa pagdating ng buko. Ganito yon. Mayroon akong tahi dito. Ganito. Ganito. Alawa, nagtahi ka ng t-shirt. Ito yung laylayan. Diba tahiin yung ganyan? Ito buko. Pag walang needle guard dyan, may needle guard pero hindi nagamit, hindi nakasandal yung dalawa. Pagdaan ng karayom dito, yung karayom, syempre matigas to, mabaloktot yung karayom. Pag hindi ito nakasandal ito, mabaloktot. O, paliwanag ko lang sa inyo kung anong trabaho nito. Pag nabaloktot siya, pagdaan ng looper, lalayo to, paktaw na siya. Kung hindi mapaktaw, mapatid. Kasi pag baloktot ng looper, ayon ng karayom, pagdaan ng looper, minsan, doon yan dadaan, sa likod. Doon. Minsan, dito malayo, paktaw. Pag doon dumaan niya,
Doon. Minsan eh, dito malayo. Pagtaw, pag doon dumaan yan, pati yung sinulit kasi hindi siya nagamitan ng needle guard. Ito needle guard, malaga to. O, isa yun, paliwanag na yun. Kung nagpapatid sa buko, kailangan gamitan nyo ng needle guard. Pasandalin nyo itong dalawang karayong. Okay. Kung napaliwanag ko na yung needle guard, malaga trabaho yan. Ngayon, sa iba naman dyan na makina, mamaya ko next week. Yun yung timing. Tandaan yung mga timing. Ganon. Okay, ito. Yan. Diba? Pagtaas, ulitin ko, pagtaas, sandal sa needle guard, kuha ng karayom, kuha ng sinulid, ganyan. Ganyan ang trabaho nyan. Ulit-ulit na lang yan, ganyan. Kung nagaya nyo to, nasiting nyo na ganyan yan, malamang, parang hindi na papaktaw yung makina mo. O, makina nyo dyan. Sino mga may mga piping dyan, iyo to yung standard na ano timing lang. O, na. O, tapos, ngayon, na-timing ko na to. Ito, timing na kasi to eh. Timing ko na to. Ginamit ko na to sa pagtayo. Hindi na to napapaktaw. Ngayon, ang ginagamit ko kasi karayom nito, size 9. Ito, size 9 to. Yung karayom ko. Sana yun. Hindi yan size 11 o size 14. Hindi. Size 9 yan. Ito. Hindi lang makita yung number to. Pero sa payat nito, size 9. Meron dyan. Hindi. Hindi makita. Yan. Ito. O. Yan. Basta. Ito, size 9. Alam ko, malamang, sa malamang, yung mga piping nyo dyan ginagamit, malamang, karamihan dyan gumagamit ng mga piping, siguro mga 14 ang karayom ninyo, or 11. Alam ko, yung mga makina nyo dyan, zero piping ngayon, hindi nyo kaya yan, karayoman ng 9 siguro. Kasi, paktaw. O diba, mabalok to, o magbabalik ng karayom. Malamang, hindi nyo yan nagamitan ng tamang guard. Ito, hindi nagamitan ng guard. Ako, ginamit kong karayom 9. Ang tinahi ko, short na may garter. Kita mo yan? Tinahi ko, short na may garter. O, tinahi mo yung pasada. O. Ito yung ginamit ko ang tahi. Ang ginamit ko, karayom 9. O, diba? 9. Kasi, hindi siya nagpapaktaw, hindi siya nagbabalik ng karayom kasi nagamitan ko ng needle guard. Diba? Tandaan nyo yan. Kahit makapal yung gagawin nyo, kahit mag-garter pa kayo, itapping nyo ng garter tong piping, pwede siya gamitan ng 9. Basta, yung needle guard nyo, nagamit ng tama. Kumbaga, nagamit dito. Nakatarbaho yung needle guard. Diba? O, 9 lang ginamit ko itong ano, karayom. Pero, okay siya. Kahit makapal, kahit sa mga ano. O ngayon, okay na yon yung demo ko kasi hindi kasi ito nasira. Kopyahin nyo lang yung mga timing ko dito. Itong makina na ito, kopyahin nyo lang. Alam nyo naman yung adjustment dito. Yung tornilyo, dito. O, review mo na lang yung video ko. O, sige, salamat sa mga nag-comment dyan. Marami kasi dahilan kung bakit paktaw yung mga piping lalo pag mabilis takbo. Ang dahilan dyan kulang sa needle guard. Minsan din kulang sa timing. Kailangan magkaterno itong dalawa. Tama sa timing, tama din sa timing yung needle guard. Ito yung mahalaga. O sige, kaya gabi na. Parang may bagyo na, lakas ng hangin, ulan dito sa amin. Salamat sa mga nag-comment dyan. Sana matulungan ko kayo. Malamig dito sa amin kasi malakas ulan. Thank you.